Vice President Inday Sara Duterte, nagsalita na, kumanta na nga, ha? May panawagan siya, ha? Dito sa mga future. Narito ang Balitang Pinoy TV. Magandang araw sa atin lahat, mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Na itong si Vice President Inday Sara Duterte, nagsalita na, kumanta na nga, ha? May panawagan siya, ha? Dito sa mga future journalist, okay? Na never assume and don't lie sa inyong mga trabaho. Matindi itong mga pahayag ni VP Sara patungkol po sa ating mga future journalism, at medyo masasabi nating pinariringan rin itong mga media ngayon, ha? Dito sa mga sinasabi ni VP Sara. Mamaya i-explain natin yan, ipapakita natin ang kanyang sinabi, okay? Pangalawa na ating pag-uusapan ay itong PNP, pinag-aralan itong pahayag ni former President Duterte tungkol sa kinaroroonan ni Kibuloy. Tinanong ng mainstream media na patungkol nga dito sa obstruction of justice. At itong PNP natin ay imbestigahan yung sinabi ni Duterte kung meron bang nilabag itong si former president, okay? Pero alam ko naman, itong ating PNP, naghihintay lang to ng utos sa taas. Kasi kung tratrabahuin talaga nila itong si Duterte, kayang-kaya yan, imbestigahan nila. Pero I know for sure na takot rin sila. Kasi alam nila na itong si former President Duterte, marami itong supporters, especially ang taong bayan. Ano kaya ang mangyari o ano kaya ang reaksyon ng taong bayan kapag imbestigahan nila itong si Duterte kung talagang tutuhanin nila, ha? Yung pagsabi ni Duterte na alam niya kung saan si Pastor Apollo Kibuloy. At yung mga DDS, ha, alam ang ugali ng mga Duterte kung when siya nagsasabi ng totoo o hindi. Diba? So much with that, bago natin ito pag-uusapan, help me po na ma-like, ma-share itong ating video para kakalat ito sa taong bayan, okay? Sabay-sabay nating i-like, i-share Facebook at YouTube. Like and share. 1, 2, 3, go. Thank you very much. And also guys, i-subscribe nyo, i-follow sa Facebook at YouTube para you are updated sa ating mga balita at ma-notify ang inyong cellphones kung meron tayong breaking news, okay? So mga hindi pa nakasubscribe at follow, sabay-sabay tayong follow, subscribe. 1, 2, 3, go. Ayan, naka-follow, subscribe na ba? Na, ayan, simulan na natin. Itong mensahe ni Vice President Inday Sara Duterte sa mga future journalist, ito ay napansin ko is very important. Bakit ito mahalaga? Dahil ang pamamahayag sa katotohanan ay isa yun sa mga dahilan kung bakit nagkagulo ang ating bansa. Merong mga mainstream media, merong mga journalist na hindi nag-iisip sa kanilang inilabas, sa kanilang mga balita, sa kanilang mensahe o sa kanilang article. To the point na kumakalat ngayon ang mga peking balita. At ang mga peking balita na ito, ha, ito yung dahilan kung bakit nag-away-away na ang mga taong bayan. Ang paninira ng isang tao through using the social media, mainstream media, o kung journalist ka man, ay hindi ito magandang idinudulot sa ating community. Okay? Isang victim dito, isang biktima dito ang mga Duterte. Si VP Sara, sinisiraan siya sa kanyang confidential funds at marami pang iba. Si former President Duterte, kahit ang dami niya nang nagawa dito sa ating bansa nung siya ay presidente, pero hindi naging maganda ang pagbabalita ng mga ilan sa ating mga mainstream media dahil sa kanilang mga iba ring vested interest. Ang ating Pangulong Duterte dati ay ini-implement lamang po ang batas. Like for example, sa nangyari natin sa ABS-CBN. Ang daming violation ng ABS-CBN. At dahil doon, ang Kongreso pina-implement yung batas sa mga violations ng ABS-CBN. Anong ginagawa ng ABS-CBN? Gumaganti sila, ha? By exposing false information patungkol po sa ating presidente dati. So, itong panawagan po ni VP Sara sa mga future journalist, alam kong hindi lang ito para sa future journalist, kundi pinatatamaan ni VP Sara ang lahat ng mga irresponsibleng media, irresponsibleng mga journalist, at mga irresponsibleng mga bloggers. Lahat na gumagamit ng social media, TV, lahat. Basta you are giving false information sa publiko, ha? Nagre-remind si VP Sara, huwag niyong gawin yan. Never assume and don't lie sa inyong mga trabaho.
Okay? So pakinggan natin ang mensahe ni VP Sara. Ito, very powerful statement ito. Ating Pangulong Bongbong Marcos never had a chance to speak out about this topic. Bakit ba, Mr. President? Siguro, kasi tiklop na ang bibig ng mga mainstream media ngayon sa mga pinanggagawa mo. Diba? Ayan. Nagtatanong lang po kami. Okay? O, pasok. Sa ating mga future award-winning journalists, meron lang akong dalawang paalala sa inyong lahat. Hindi ko napahabain yung aking speech. Gusto ko lang maalala ninyo ang dalawang bagay sa pagtatrabaho ninyo at sa pagpupursige ninyo sa inyong interes at karera sa journalism. Unang-una, kapag opinion ninyo ang sinusulat ninyo, never assume anything. Huwag ninyong ipaghalo ang assumption at opinion. Correct. Ha? Tama itong sinabi ni VP Sara. Ipag-differentiate yung assumption at saka yung opinion ninyo. Kaya nga, kung matatandaan nyo, every time magbablog ako, ha? Sinasabi ko kaagad sa inyo, ha? Let me remind you, ito, opinion ko ito. Diba? Kasi, ang taong bayan po, meron tayong tinatawag na freedom of expression. Pero kung ikaw journalista ka, kung ikaw mainstream media, reporter, news anchor ka, may responsibilidad ka. Kahit vlogger nga, may responsibilidad ka. Kung magbabalita ka, ha? Dapat may facts na nakasupport dyan sa mga pinagsasabi mo. Iba kasi yung opinion eh. Yung opinion mo, pananaw mo sa isang sitwasyon, sa isang balita. Ah, yun ang kaibahan ha. Yun ay opinion. So, kung ikaw, never assume, sabi ni VP Sara, and do not lie. Kung ikaw po ay isang journalista na gusto kang magpahayag ng balita. Okay? So, never assume. At dapat ang pinaka-importante, hindi ka maggawa-gawa ng istorya. Especially if ang topic mo, ang balita mo patungkol po sa isang tao. Kasi ang paninira po ng isang tao ay hindi maganda. Itong mga Duterte, bakit yan nasabi ni VP Sara? Bakit yan mahalaga ito sa mga... Bakit pinagdiinan ng pansin ito ni VP Sara? Kasi mga politicians ngayon, especially dyan sa Kongreso, ang dami-daming mga gumagawa ng ganyan. Ginagamit ang media para sirain ang kanilang kalaban. Pero, sad to say, hindi na maniniwala ang taong bayan. Look at what happened to Trillanes. Sampa ng kaso sa mga Duterte. Hindi naman siya nagtagumpay. Ngayon may panibago na naman siyang isinampa. Tingnan nyo sa mga comment section sa mainstream media at saka sa social media. Hindi na maniniwala kay Trillanes. Ayaw na siyang paniwalaan. Okay? Kasi sira na ang reputasyon. Di ba? So, bilang isang vice president, si VP Sara, nagre-remind po sa ating mga journalist na bago kayo mag-post, bago kayo i-ere ang isang impormasyon, sisiguraduhin nyo na lahat yon ay tama, hindi kayo nagsisinungaling. Dahil kapag isang incident na ikaw ay nalaman, natuklasan, na ikaw ay nagsisinungaling, nagawa-gawa ka ng storya, giba na ang reputasyon mo. Masisira ka talaga. Ibang bagay yon. Pangalawa, never print or post or circulate something that you know is not the truth. Right. Huwag ninyong gawin. Example dito ha, Mike Abe. Do not circulate, Mike Abe. Do not post or circulate something na wala kang katibayan. Ano yung bagay na inilabas sa kanyang vlog itong si Mike Abe? Sabi niya, siya yung nagpapakalat sa secret agreement. Di ba? Pinakalat yan ni Mike Abe na merong secret agreement raw itong si Duterte at itong China. Ito yung example. Itong si Mike Abe ha, kung matatandaan natin, itong si Mike Abe, batikang broadcaster na ito. Matagal na ito sa industry ng pagbabalita. Pero pumapatol pa rin. Ha? Tumpak na tumpak itong sinabi ni VP Sara. Ha? Natamaan si Mike Abe sa sinabi nitong si VP Sara. Never circulate information.
kung sa tingin mong wala kang ebidensya? Ha? Oh. Pakinggan ulit. Or post or at opinion. Magkaibang bagay 'yon. Pangalawa, never print or post. Never print ha, para ito sa mga journalist. Never post. Oh, sa mga artikulo diyan. Or circulate something that you know is not the truth. Huwag ninyong gawin na sirain ang buhay ng ibang tao, sirain. Oh, ano ka na ngayon, Mike Abe? Ha? Walang secret agreement, pero still, nililinlang mo ang inyong mga viewers. Ang mahe ng iba't ibang organisasyon o ng mga tao sa alam niyong hindi totoo. Correct. Never assume and don't lie sa inyong trabaho. Yan lang ang gusto ko na maalala ninyo. And I wish you all good luck in the competition. And we all want to see you as award-winning journalists in the future. Not just for national awards, but of course, for international awards. Sa atin... Oh, so, ayun ha. Importanteng-importante itong sinabi ni Pipi Sara. Alam niyo ba kung bakit? Study shows, no? Meron akong napakinggang vlogger na ika-111 raw tayo na pinakamababang IQ ang mga Pilipino. Masakit yun, di ba? Oh, masakit yun. Pero the reason why bakit ang baba ng rank natin when it comes to IQ raw ha, sa buong bansa, ika-111 tayo. Alam nyo, ang mga Pilipino po ay mga matatalino. Ang mga Pilipino po has good IQ. Pero bakit ika-111 tayo when it comes to IQ? Sabi ng isang vlogger, which is I agree ha, sa mga kanyang explanation, ang dahilan po dito sa mga nakikita natin araw-araw sa TV, sa social media. Oh, isa na dito yung mainstream media. Ano ba ang ifinifeed ng mainstream media ngayon? Diba? Ang babaw. Kaya nga, mababaw ang pag-iisip ng mga Pilipino kasi ang babaw rin ng kanilang mga palabas. Oh. For example, sa mga movies na ipinapakita ng mainstream media, kung titingnan mo ang mga palabas ng ibang bansa, grabe. Meron silang mga drama series na kung manood ka, italagang yung critical thinking mo, mapapatrabaho mo talaga. Di ba? Tingnan nyo, yung mga palabas nila, unique and talagang mapapa-analyze ka sa movie. Pero look at, ano, i-compare mo dito sa mga palabas ng ating mainstream media dito. Wala. Ano yung mga palaging mga istorya ng mga palabas dito? Ng Mama Rites, yung istorya na may kabit yung ano, yung asawa, ganun. Ang babaw ng mga istorya. Yung mga palabas ni Coco Martin, nagsusuntukan doon sa palengke, ganun. Yung mainstream media, pinifeed tayo ng mga mababaw na pag-iisip na mga istorya. Sa mga journalist rin, no? Kung mapapansin mo rin sa mga mainstream media, sa mga balita, tanong ng tanong sa mga government officials, fueling the fire sa away, tingnan nyo, tanong ng tanong itong mainstream media sa away dito ni Cayetano at ni itong si Cayetano at si Bin. Ito na nga mga kabalita, ano na ang masasabi nyo patungkol sa balitang ito? Please comment down below mga kabalita. Pag-usapan natin yan sa comment section. At kung di ka pa nakasubscribe sa ating channel, baka naman...